Magandang araw po for today's topic. Usapang negosyo kapag mayroon kang malaking puhunan, sure way na negosyo ito for OFW at para sa iyo. Marami sa atin ang naghangad ng magandang pamumuhay at marahil lahat tayo ay pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya sa topic natin ngayon ang pag-uusapan natin ay itong magandang negosyo na pwede natin gawin lalo na kung meron naman tayong puhunan o budget pero nahirapan tayo. Ano bang magandang negosyo na pwede kong gawin? Halos karamihan nandyan na. Mayroon ng mga negosyo na nakatayo sa mga lugar natin kaya ang hirap mag-isip. Pero alam mo ba kung ano yung pinakamagandang negosyo sa ngayon? Ang pinakamagandang negosyo ngayon ay nagsusulputan sa Metro Manila. Yung mga condo, mga real estates o mga properties dahil habang tumatagal, lumalaki ang value nito. Kaya patok na patok ang negosyong ito para sa iyo. Hindi lang sa Metro Manila, maging sa mga karatig lugar. Pinagtatayuan na rin ngayon ng mga kondominium, mga malls at marami pang iba. Ang mga napapansin natin, karamihan sa mga malalaking kumpanya, mga mayayaman dito sa Pilipinas, ito yung pinagtutuunan nila ngayon ng kanilang pera. Dito sila nag-invest sa mga properties. At hindi lang ito sa Metro Manila, hindi lang sa mga karatig dito sa Luzon. Maging sa Mindanao, sa Visayas, ay meron na rin mga tinatayong mga real estates, mga kumpanya, mga malls, mga kondominium, at marami pang iba. So tayo kung hindi pa natin kahaya yon, kahit bumili lang muna tayo ng mga lupa kung meron naman tayong pambili, dahil yung mga lupa habang tumatagal, tumataas yung value. Marami nga ngayon kahit lupa lang, lote lang, kumikita na sila, lalo na kung yung lote nila nakapwesto malapit sa mga mall, malapit sa mga schools, dahil pinaparentahan nila yung parking. So yun yung kagandahan doon sa kanilang investment na binibili nila, kumikita na sila, habang tumatagal tumataas pa yung value ng kanilang investment na lupa. At huwag basta makipag-transact lalo na kung hindi mo naman kilala yung bibilhan mo dahil napakarami na ngayon ng mga manluloko. Kapag naman tayo ay mahilig sa farming, maganda rin mag-invest ng mga lupa, mga agricultural land na pwede nating tamnan, pwede rin nating parentahan muna kapag hindi pa natin maasikaso. Lalong-lalo na kung nasa abroad tayo, pwede muna natin parentahan doon sa mga gusto munang gumamit noon, mga gusto magtanim, para at least kumikita na tayo kahit hindi pa natin ginagalaw yung lupa. Hindi pa natin sinasaka pero meron ng income na pumapasok. At pagdating ng panahon kung gusto na natin ibenta yung lupa, abutin ng mga 10 years, mahal na rin ang presyo ng lupa. Ang importante lang, may tamang mga papeles at take note. Marami na rin ang naluloko, kaya doble ingat. I-secure ang iyong pinaghirapan. Siguraduhin na yung lalapitan mo ay kilala mo o nakilatis mong maigi bago ka bumili ng properties. Disclaimer lang din, pagdating sa bentahan ng mga properties ay hindi naman tayo eksperto dito. Nag-share lang tayo dito ng mga ideas na pwede natin gawin bilang negosyo at bilang mapagkakakitaan o pinakamagandang investment na pwede natin gawin. Kaya kung gusto natin mag-invest lalo na sa ganitong klaseng negosyo, mas magandang lumapit tayo sa mga profesional. Lumapit tayo sa mga eksperto para sigurado na tama yung mapaglalagyan natin ng ating pera. At paalala lang, yung mga kuha natin mga video bilang background dito sa ating topic ay for educational purpose only at hindi yan binibenta. Ito ay kiniklear lang natin, baka mamaya bilhin nyo pa pati yung MRT. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana'y nakapulot kayo ng idea dito sa ating topic ngayon. Please like our video at kung bago ka lang dito sa aking channel, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para ma-notify ka sa mga bago pa naming uploads. Maraming salamat po.